So, hello, good morning. So, eto ngayon, sinusubukan natin ngayon gumamit ng nauusong earwax candle. So, ang ginawa ko lang ngayon is, sinindihan ko yung earwax. Then, yung kabilang dulo is nasa butas ng tenga nung ini-earwax natin. Then, nilagyan din natin ng papel para in case na merong mga abo-abo or whatsoever na malalaglag mula dito sa apoy sa taas is masasalo ng papel na medyo makapal para hindi naman mapaso yung ating ini-earwax. Naku-curious ako sa pag-earwax kasi hindi ko alam kung effective ba talaga siya or hindi. Kaya susubukan natin siya today. So, anong nararamdaman mo ngayon? Anong naririnig mo? Sizzling sound. Sizzling sound. So, nanood ako ng ibang mga YouTube videos about earwaxing. And ang sabi doon is talagang parang kumukulo-kulo daw talaga yung maririnig mo habang ini-earwax ka. Pero dapat wala kang sakit na mararamdaman. Masakit ba? Hindi masakit. So, in case na makaramdam ka ng kahit konting sakit, let me know para matigil natin yung earwax. Baka mamaya mabingi ka bigla sa pag-earwax natin ito. So, kung makikita nyo sa taas, merong parang abo. So, kailangan ko siyang tanggalin. So, wait lang. Wait. Tatanggalin ko siya gamit ang gunting. So, wait na. There. Ayan. And then, hihintayin na natin siyang maubos ng maubos. Wait. Ayan. So, ang sabi sa videos, patayin yung apoy kapag ka nandito na siya. Dito sa guhit dito. So, hintayin lang natin siya hanggang sa lumiit yung pinakang earwax natin. Yung iba ginagamit paper plates, pero wala kasi kaming paper plates today. So, kumuha na lang ako ng medyo makapal na papel since it will just do the same thing naman na hindi mapaso yung ating ini-earwax. So, kumusta? Anong pakiramdam ngayon? Maganda pa rin. Maganda. Naka-relax. Masakit? Hmm. Okay. So, sabi sa YouTube, 15 minutes daw yung itatagal. So, feeling ko totoong 15 minutes naman kasi hindi lang siya parang papel. Feeling ko nga para siyang tela. Tela yung candle na sinusunog or inapuyan natin. So, let's see. Mamaya ipapakita namin sa inyo kung ano yung laman nung sa loob. Kasi ang sabi nila is, earwax mo daw yung makukuha natin pag binuksan natin tong side na to. So, let's see. Maya-maya. Ayan po. Medyo malapit na siya dito sa guhit. Actually, nangalahati pa lang yung air candle natin. So, hihintayin natin siya hanggang mapunta siya dito sa guhit natin. There. How do you feel? Anong pakiramdam ngayon? Okay daw siya. Feeling ko nga nagre-relax. So, nare-relax siya kasi tulog na yata siya. So, hintayin lang natin siya. Oops! Tatanggalin ko yung parang abo dun sa taas. So, wait lang. So, ayan. Malapit na siya dun sa guhit na tinuro ko sa inyo kanina. So, I think mga 2 minutes na lang to. And, pwede na natin siyang tanggalin. So, feeling ko nakatulog na si boy na in-earwax natin. Ano kaya? Tingin nyo? Effective ba to? Or... So, we'll see mamaya. So, hello! Anong pakiramdam? Nakaka-relax. Nakaka-relax. Maganda na. Let's see. Ayan, nasa guhit na siya. Konti na lang. Parang ang kulit mo! So, kumusta ang ating paggamit ng earwax candle? Magaan sa tenga. Anong pakiramdam mo? Pakiramdam ko wala na. Wala ka ng ano, sorry. Wala na, earwax. Okay. Ito yung ginupit natin na dulo. So, tingnan natin kung ano yung laman niya. So, oops, wow. Oh, shit.
sinasabi, yan daw yung earwax na nakuha natin sa loob ng tenga. Actually, medyo madami dito sa part na to. Yeah, dami. So, ito yung earwax candle. So, para lang siyang nakaroll na kung keme.